Hi guys! Welcome dito sa akin channel. Ang reading na ito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Paalala lamang po ng reading nito ay general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Hopefully, ay makuha ko yung energies niyo guys. Your energy, all the Empress card doon. Good looking, natural, neat and clean, charming. Ay, fortunate ka. Nandun yung fortune. Fortune is on your side. Your energy. Ay, nandun yung... Ah, confused. Okay. Maring nga... Nagiging impulsive ka dito. Ah, the magician. So, yung energy mo dito, guys, is the magician. Pero, nandun yung confusion mo. I mean, not confusion. Nandun yung pagdadalawang isip mo. May two choices ka. Maring sa love life mo, no? Sa dalawang person or decision na sa buhay mo. Pero once na nakapag decide ka na dito, you can manifest it. You can get it. Anything you want, no? You can get it. You can manifest anything what you want. Kasi the magician eh. So, gusto mong magka pamilya na? Gusto mong mag-build na ng house? Gusto mong magpakasal na, gusto mong makasama mo na yung person mo dito, nandun yung energy mo na possible, na gusto mong propose, babae or lalaki ka man, gusto mong magkaroon ng level up, yung connection yung dalawa, or yung relationship mo ng person mo, there is a celebration, no? May mangyari celebration dito. With the Knight of Swords, nandun yung pagiging impulsive mo. So parang minamadali mo, no? Minamadali mo dito. Yung makapag-asawa na, no? The Temperance. You need healing. Possible na. Para makalma ka ba, no? Angels are guiding you here. So, let's see kung ano nangyari sa buhay mo dito. Nangyari sa buhay mo. May betrayal na nangyari. Dumanas ka ng painful experience. Nagluksa ka, nagsuffer ka, may nawala sa'yo. Binetray ka, tinraidor ka, pero naka-get over ka na. There is an offer, no? Coming towards you. Stable offer, no? This is a pentacle card, eh. Pero small offer lang yun, no? For stability or possible na sa source of income. Baka merong hanap buhay, no, na ma-offer sa'yo dito, or what, no, or love, no, stable na love life. So, ayun, no, maaaring iniwan ka ng person na to, nagluksa ka, nandun yung nawalan ka, merong, hindi ka naging victorious or natalo ka, may deceit, or para, yes, may deceit, no, na para kang, may someone dito na gumawa sa'yo ng something hidden. Let's see. Yes, someone is someone hardworking, guys. Ayun ang papasok sa buhay mo. Someone na napakasipag, no? Sa trabaho, sa work, and willing to do a hard work, no? Sa inyong relationship or connection, kung meron na. The Lover's card. Sa mga ano guys, ha? Sa mga nakulam pala guys, no? Sa mga nakulam, sa may mga nakulam, no? May napanood yung nanay ko na yung sa Midnight Healer dun sa Facebook. Parang totoo yun guys eh. Wala pating bayad yun. Pupunta nga din ako dun guys para ma-sure ko kung wala talaga, no? Kasi hindi naman ako ganun ka-expert talaga. Parang yung akin experimentation ko lang yung pagbaon ng bato sa katawan ko. Pero parang effective naman yun eh. Naging pantay yung daliri ko eh. No, ayun, pantay naman yung ginawa.
Nagpantay ang daliri ko sa ginawa ko. Napagbaon ng bato eh. Kasi pangontra talaga yun. Pero mapupunta pa rin ako dun, guys, no? Para maka-assure ako. Kasi hindi naman talaga ako manggagamot, guys, no? Yung akin, experimentation ko lang. Based sa mga na-research ko lang. Yung mga pagbaon ng bato ng ganun. Tsaka, yung mas maganda, guys, pumunta din talaga sa mga marunong talaga maggamot, guys, no? Parang totoo yun, parang totoo. Pupunta nga kami dun eh, ng nanay ko eh. No? Pumunta kayo dun, guys, research yung Midnight Healer sa Facebook, no? Meron, taga-Pasay ata yun, guys. No, sa mga nakulam dyan, no? Para makalaya na kayo sa kulam, di ba? Para wala nang nangungulam sa inyo. Inano, sinaglot ko lang, guys, ha? Para at least, di ba? Para wala na nasa salbahe ng mga ganyan, no? Kasi yung iba pinapatay pa, binibigyan ng sakit, imbis na mamuhay ng, di ba? Nang mamuhay ng matino, di ba? At maghanap buhay na lang, no? Ay, ganun yung ginagawa sa kapwa nila. At yung iba, ginagayuma pa yung, di ba? May asawa na ginagayuma pa, no? So, yun, guys, pati yung asawa ko, patingnan ko din kung magkano, no? Kasi para sigurado, di ba? You know, we have here, so let's move on dito. Ayun, no? Merong nangyaring betrayal. Kaya hindi nakauwi yung asawa mo or person mo dito. Kung asawa mo na yun, ha. Pero kung hindi, ay mukhang may distance sa inyong dalawa dito ng person may. Hindi siya nakapunta. It's because may betrayal. Baka binetray niya dati. Or may someone na nanghimasok, no? May gumawa ng scheme, no? That's why baka in-influensya niya yung utak ng person mo dito with the Five of Swords. Yes, someone is manipulating the mind of your person here. Maninipulan yung isip ng person mo. Maaari nga, diniscriminate niya. Or ikaw man yun. Na may pagka, ano ka, may pagka superior din siguro, no? With a magician, so may pagka-manipulative ka rin, guys, na trickster, parang ganun. Magaling ka sa communication, magaling ka mag-manipula, energy manipulation, no? Nandun may kakayanan kang ganun. With a lover's card, nandun yung mahal mo itong person na to, no? Nandun yung mahal niyo yung isa't isa, naging emotional kayo sa isa't isa, with a lover's card. And the King of Cups. So, kung meron kang mga toxic behaviors, or kung yung person mo man may mga toxic behaviors or mga addictions, makakawala na siya doon. Kung ikaw ganun din, makakawala ka na din doon. There is a drama na nangyari sa inyo ng person mo, or conflict, and makaka-recover na kayo doon, no? Para makalimutan nyo na, no? Hindi na magiging hindrance or blockages. But there is a burden, no? Burden na dala-dala mo pa or sa person mo man to. Meron pang a burden dito na nakikerry. I know, mare nagkaroon ng breakup sa inyo ng person mo and your person is spying on you. Na-in love yung person mo dito sa iba, guys. Mahal ka ng person mo. So, let's see kung ano iba yung possible outcome sa inyo ng person mo. May na-heartbroken dito eh. Possible na ikaw. Yes. Kaya nga, parang baka iniwan ka ng person mo dati. Binitray ka. Okay, death card. Yun nga eh, nasaktan ka dito dati, guys, no? Ending. There's an ending. And, you've become defensive. It's because may nangyaring ending dito sa inyong person mo. So, possible after the death card or death is a new beginning or a rebirth, no? So, let's see more clarification, more future outcome. Kung sino man yung umalis dito ay babalik, no? With a
Eight of Cups in reverse and the Nine of Pentacles. Okay ka naman yan. Stable ka naman. You will be stable financially. No? Maging komportable yung buhay mo. Maging, magkakaroon ng mga fruits yung pinaghirapan mo. Yung mga labors mo, yung mga pinagsikapan mo, magkakaroon ng fruits yun. Magkakaroon ng bunga. More information, possible outcome. So, kung meron nangyaring deceit, na nagkaroon ng confusion or it made you confused and distracted yung isipan mo or clouded or para ka nakapiring na parang wala nangyari dati sa'yo or you feel stuck and you feel nothing is happening in your life or parang you can't move because of fear and of the unknown. No? Ngayon, parang nakawala ka na doon. You've become courageous, no? And kung meron man gumawa sa'yo ng tricks or deceit dito sa'yo, ay nakaka-recover ka na doon, this person is not already in your vicinity. Yung person na yun ay mawala na yun sa buhay mo. No? Mawala na yung mga tao nga namimiss sa'yo. No? Let's get more card. More information. Possible outcome para sa'yo. Okay. You will be stable financially with the King of Pentacles. Magiging masagana yung buhay mo. You will attain the status na someone is stable. And ikaw yung person dito na magiging ano na eh, emotionally strong na, mentally strong. Na hindi ka na basta-basta mapapasok sa buhay mo. Hindi ka na basta-basta magtitiwala, no? And kung natenga or wala nangyari or you feel stuck and you feel nothing is happening in your life na para kang tinamad dati or wala kang ginawa, ngayon magiging busy na yung buhay mo. No? With the King of Pentacles and the Hangman in reverse, the King of Swords, you will be like a person na magaling mag-judge, no? Magaling magaling sa business, no? Intelligence, and ito, abundance, no? Abundante, maging abundant. Abundante yung buhay mo. Prosperous. You're a person dito na masagana yung buhay, no? At the high places, it means you will be a person na magiging napaka-successful. Magiging busy na yung buhay mo dito. Very busy, no? Napaka-workaholic mo dito. So, ito na lamang para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. And meron pa tayo na star card, guys. Possible na magiging celebrity ka or sumikat ka, no? Or this adds positivity in your life. So, ito na lamang, guys. Para sa mga collective reading na yun, sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ma-notified kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. Paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading na ito.